for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video. So, before we edit, kailangan natin ng video editor. So, ano nga ba yung ginagamit kong video editor? So, ang ginagamit kong video editor ay ang KineMaster. So, ayan siya, yung kulay blue. So, ayan yung KineMaster Pro X version. Hindi yan yung KineMaster na madadownload natin sa may Play Store. So, ayan. So, na-download na natin siya at na-install na natin ang ating KineMaster. So, pwede na natin siyang gamitin. So, tap it. So, kapag na-open na natin yung application, ito yung makikita natin. So, meron tayong tatlong bilog na orange. So, yung unang bilog, yan. I-agad lang natin. So, dito tayo makakakuha ng iba't ibang mga effects. Transition, fonts, sticker. So, this is the store. Ito naman yung mga effects. So, example, yan siya. So, kung gusto mo yun, pwede mo siyang i-download. Ayan, download natin. Tapos, subukan natin gamitin mamaya. So, meron siyang tatlong klase. Yung nasa baba. To, to, tsaka ito. So, yan. Meron pa tayong iba't ibang klase ng effects dito. Try natin to. So, ganun lang siya. So, balik tayo sa ating store. Yan, marami kayo pagpipilian para sa mga effects. Ito naman yung sa transition. So, kung susubukan natin, i-play natin itong ripple. Yan. So, i-download din natin. Ang pinaka gusto ko dito yung sa camera. Tsaka yung blink. Maganda rin po. Download din natin siya. Isa rin to sa maganda. So, download din natin siya para magamit natin mamaya. And, hanapin natin yung blink. Pag-blink. So, ito yung parang nagiging paborito ko kasi mas maganda yung transition niya, parang kumikit-pikit ka lang. Yan. So, balik lang tayo dun. So, ito yung transition. So, marami rin kayong pagpipilian. Yan, manawa kayo. Tapos, ito naman yung mga different animations. Stickers, text titles. Yan. So, sa animation, pwede natin siyang tignan. So, ganyan lang itsura niya. So, subukan natin siyang i-download para magamit natin dito. Ayan, marami kayong pagpipilian. Depende sa occasion. Travel to Star. Ito, subukan natin ito. Ganda. So, i-download lang natin kung ano yung nagustuhan natin. Then, after ng ating sticker animation pala, subukan natin yung iba't ibang stickers naman. So, sa sticker, ayan, napakarami rin ang ating pagpipilian. Subukan natin itong warning. Download natin. So, ito rin. Meron tayong mga iba't ibang cinematic frames. So, ayan. And, sa text title, isang klase lang siya. Ganyan. So, kaya natin i-download yun kasi hindi lang interesado siya. So, after ng ating mga animation stickers and text titles, meron tayo dito rin iba't ibang mga fonts. So, ito yung pwede natin magamit sa mga text natin. So, pili tayo. Pinaka-paborito ko kasi lagi is yung handwriting. Download lang tayo. Ayan. So, nasa taste nyo naman na yan kung ano yung gusto ninyong i-download. Ayan. Pwede na yan. Display. So, maganda rin. Kitang-kita. And then, sa music din, we have the music and the sound effects.
So, sa sound effects, hindi ko siya masyadong nagagamit kasi... Ayan. Hindi naman ako masyadong mga sound effects. More on music ako. Pero kung kayo, mahilig kayo na lagyan ng sound effects, pwede kayong pumili dito. Tulad tong hourly. Tulad to. So, ganyan lang ganito. Download lang din natin siya. So, dito na tayo sa may music. So, dito tayo pumili kung ano yung maganda para sa pandinig natin. So, sa music, ang gusto ko lang is yung hindi masyadong hype. Hindi rin naman masyadong slow. Wow. So, ito, subukan natin itong Can't Get Away. Yun na lang yung gagamitin natin dun sa gagawin nating video. So, ito yung mga overlay naman natin. Subukan natin ito. Anyway, mamaya na lang tayo mag-download ng overlay kung ano yung tingin natin kailangan ng ating video. So, exit na tayo dito sa my App Store. Dito naman sa kabila, dito natin makikita yung mga iba't ibang video ng Kinemasters on YouTube. So, exit na natin. So, dito na tayo sa paggawa ng video. Sa paggawa ng video, yung pipindutin lang natin is yung nasa gitna, or yung pag-edit ng video. So, meron tayong tatlong aspect ratio. So, pipili lang kayo kung anong gusto niyo. Pag 1:1, yun yung pang Instagram. Tapos, yung nasa gitna naman, ito pang Facebook. Then, yung isa naman, itong 1619. Yun yung usually ginagamit natin sa YouTube. So, sa paglalagay ng mga media or ng mga video, dito tayo pupunta. Pipili lang tayo ng video. Ayan. Click-click lang natin. Tap-tap natin yung mga video na gusto natin ilagay. Tayong iba't ibang video dito. So, nasa sa'yo na yun kung paano mo siya pagsusunod-sunurin. So, kapag i-edit na natin yung ating clip, itatap lang natin siya. So, lalabas na dito yung mga iba't ibang pwede natin gawin. So, pwede natin siyang i-cut. Ayan. So, kapag ayaw nyo nung umpisa, pwede natin trim to left at playhead. So, kung i-undo natin dito lang. Tapos, kung gusto nyo naman i-split, ayan lang siya. Para mahati yung ating video sa dalawa. Ayan. Tapos, kung gusto niyo na may cropping tayo, ayan. Ayan, dito tayo magsisimula sa may bato. Tapos, kung gusto niyo mag-end kayo dito, or sabihin na natin dito sa may tubig. Ayan. So, play natin para makita natin. Sorry yun siya. Pwede rin natin i-adjust yung speed control sa pabagalin natin. So, ganun lang siya. So, kung gusto nyo namin tanggalin yung tunog or yung audio, dito tayo. Ito yung sa tunog ng clip. So, i-zero lang natin. Tapos, ito naman yung sa tunog ng background music. So, wala pa tayong nilalagay na background music. So, maglagay na tayo ng audio natin. So, yung na-download natin na audio is yung Can't Get Away. Yan. So, i-add lang natin siya. So, meron na tayong ganun. So, pwede na natin siyang subukan. Tignan natin kung magmamatch yung ating audio dun sa ating video. So, ayun. Ito naman yung nasa gitna. Ito yung sa transition. So, piliin natin yung transition na
na-download natin kanina. So, meron naman siyang preview. Ayan. So, subukan din natin siya. Tanggalin din natin yung sound dong second clip natin para tanggalin natin. Para tingnan natin kung ano yung magiging effect. So, pagandin din natin ang next another transition yung next video natin. So, bago sa transition muna. So, ito yung po pwede natin tinatawag na super quick zoom. Super quick zoom. So, itong video natin na to, lumiit na siya. So, pwede natin i-control yung speed para medyo update na naman siya. So, for this, tanggalin natin yung kanyang audio. Ayan. So, try natin i-play. So, ito pwede natin itong i-crop or split at playhead. So, babagalin na lang natin. So, yung pag-i-edit ng video mo, nasa template mo naman yun kung ano yung trip mo. Pinapakita lang natin kung paano natin magagamit yung iba't ibang tools o yung mga option dito. So, ulitin natin siya. Ganyan na siya. So, ganun. So, yun yung paglalagay ng audio natin. So, pwede natin siyang ganito para sa makita natin yung mga overlay ng ating video. Ayan. So, pwede natin din siyang ibalik dito. So, tapos na tayo sa paglalagay ng audio. Okay. So, subukan naman natin yung different layer. Subukan natin yung na-download natin kanina na effect. So, wala doon. Overlay pala. Ayan. So, ito, cinematic frames. So, pwede tayong pumili kung ano yung gusto natin dito. So, subukan natin to. Ayan yung itsura niya. Tapos, ito naman sa kabila, subukan natin. So, asa na siya? Overlay din. Pili natin yung effect na nilagay natin. Ay, na nakuha natin. Ayan. So, sa pag-a-adjust, dito lang siya. Tapos, dito naman, bigyan din natin siya ng effect. So, 5. Pwede siyang ma-adjust. 5. So, siya natin nabigyan pa. 4. Ayan. So, ganun lang. So, kung titignan natin yung ating video, so, yun lang. So, tignan pa natin yung paglalagay naman ng title. So, subukan natin River na lang. River. So, yung sa title, kayo rin, pwede nyo rin siyang i-adjust dito. Click nyo lang yung ito. Kung saan siya lalabas, ang duration siya lalabas. So, lagay natin siya sa gitna. Tapos, pwede kayong pumili ng tapos, pwede kayong pumili dito ng kanyang font. Subukan natin yung na-download natin kanina na font. Ayan na siya. Tapos, pwede siya magkaroon ng in animation. Pwedeng pa-fade, pa-pop. Ayan, pop tayo.
So, click lang natin. Pag i-edit natin yung mismong text, dun tayo sa text na ito. Tapos, overall animation, marami ka rin pagpipilian. Pwedeng ganyan, nag-floating. Tapos, lagyan natin siya na, ayan, meron na siyang shadow. Ito yung wala. Ito may shadow. Mas maganda pag may shadow. Tapos, kung gusto niyo naman na may background color siya, ayan siya. Then, pwede nyo rin siyang gawing full. Ayan. So, na-adjust din siya. Tanggalin na lang natin yung kanyang background color. Tapos, lakihan na lang natin. Tapos, lagyan natin siya ng alt animation. Ayan. Tapos, lagyan natin yung ating title. Sa ating habaan, ganun lang. Ayan. So, kapag masyado malakas yung background, pwede naman niya siyang hinaan. Ito siya. Ayan. And kung gusto nyo madinig yung audio mismo ng video, ito lang. Lakasan nyo lang siya. Sinaan nyo lang yung sa background. Ito yung background. Eh. So, itong audio na nilagay natin, pwede natin siyang iset as background. Ayan. Naka-background na siya. So, pwede natin sumukan. So, ito, hinaan natin yung background, tapos nilakasan natin yung kanyang audio. Subukan natin siya. Ayan, diba? Hindi na naririnig yung kanyang background music kasi sobrang lakas na ng audio ng mismong clip. Subukan lang natin siya. So, ganun lang naman yung pag-i-edit. So, yung iba, sa timpla nyo na lang yun kung ano yung gusto nyo gawin yung sa inyo natin. So, ganun lang naman, nasa tiyagat lang din yung pag-i-edit at saka kung ano yung gusto mo mangyari dun sa iyong video. So, sa pag-download ng KineMaster, so, open lang natin yung Google natin. Tapos, i-click nyo lang yung link ng video. Tapos, ito na yung lalabas. So, i-download lang natin. So, open with package installer, then install. Yan, installing na siya. Then, pag na-install na, i-open lang natin yung ating application. So, pag in-open na natin siya, ito yung nailalabas. So, gagawin lang natin i-allow. Allow to access the photo, videos, and audios. So, ito, hardware performance analysis. So, run analysis now. So, this will take approximately 3 to 5 minutes. So, do not lock your device or switch to another application during this process. So, hintayin lang natin siya. So, once na-completed na yung ating hardware performance, ito na yung lalabas. So, thank you for watching. Till the next video. Thank you.